Diore SLX, Diore XT, XTR. Mga katagang mountain biker lang ang makakaintindi. Ito ang ilan sa mga napili ng Shimano ang itawag sa mga series or levels ng groupsets nila. Over the years, nakapag-accumulate ako ng components from Diore to Diore XT. Pero kamakailan lang, nag-upgrade ako ng shifter sa 29er ko from SLX to XTR. Yun kasing XTR na 11-speed na shifter, parang biglang kumalat online over the past couple of months. Ang daming sale. Siguro nag-clear out ang mga shops to make way sa new generation ng groupsets na halos 12-speed na lahat. Ako, ayaw ko talaga mag 12-speed. At least not for now. Okay na ako sa 11. Saka hindi ko rin gusto yung pakiramdam na mag-a-upgrade lang para current. Originally, XTR versus SLX shifter lang sana itong video na ito. Pero na-realize ko, kumpleto pala ako from Diore to XTR, sa shifter. So, subukan na lang natin gawing 4-way comparison. Although, medyo naiba lang yung Diore kasi ibang generation siya, saka 10-speed lang. So, recap lang natin. Yung Diore shifter ko, 2 generations ago na siya. Ito yung panahon pa ng iSpec B. Yung SLX, XT, at XTR, lahat sila 11-speed. At lahat 1 generation older than yung current models ngayon. Ito naman yung panahon ng iSpec 2. Pero bakit ko pa ginustong palitan yung SLX na shifter? To sum it up, kaartehan. Absolutely walang mali sa SLX na shifter. Kaso maganda rin talaga yung nakuha kong deal, saka gusto ko naman makatikin ng XTR. Yes, first XTR component ko ito. At isa pa, medyo nasanay din ako sa Diore XT dahil dun sa pang-araw-araw ko na Giant Brands. Meron akong hinahanap na feel sa XT na wala sa SLX. So since mas mataas pa yung XTR sa XT, naintriga rin ako kung may mas igaganda pa. Magsimula na lang tayo sa SLX tapos pataas papuntang XTR. Yung Diore na 10-speed, gawin na lang natin na bonus. Lahat nga pala ng shifter na to, naka-iSpec, meaning naka-integrate yung mounting sa brake lever. Para sa akin, personally, iSpec fan talaga ako kasi ang linis tignan. Isa lang parati yung naka-clamp sa right side. Etong SLX, kung ikukumpara sa XT, dalawang physical differences ang magsa-standout kagad. Una, pwede mo lang siya i-adjust from left to right or sideways. Ang ibig sabihin ko dito is yung position niya relative sa brake lever. Siyempre kung di iSpec to, hindi yan factor. Yung XT, maliban sa left to right adjustment, pwede mo pang i-adjust ng pataas or pababa. May additional provision yung mount niya para dito. Pangalawang difference is yung pinaka-lever niya or yung pindutan. Mas mataba yung sa SLX tapos smooth lang siya. Yung kasing sa XT, may dimples yung main lever tapos may grooves naman yung pang-release. Isipin mo, simpleng anti-slip feature lang na gawa pa nilang ihiwalay. So obviously, advantage XT tayo dito. Medyo nakakatawa lang kasi ginawa pa nilang privilege sa higher series yung traction. Lipat naman tayo sa shifting. Ang SLX, kaya niya up to 4 clicks kapag sa downshift or pagpaakyat yung kadena sa biggest cog. Pero sa unang bira lang ito. After ng 4 clicks, 3 na lang yung susunod, tapos yung next up to 3 ulit. Of course, 4 plus 3 plus 3 equals 10, so 10 na yung inakyat ng kadena mo. Meaning nandun ka na sa dulo or sa 11th cog. Obviously, pwede rin ng single clicks or double clicks throughout the range. Sa upshift naman, or yung pababa yung kadena from biggest to smallest cog, puro single clicks lang. Pwedeng patulak or pahila, pero single lang parate. I-compare naman natin yung Diore XT at yung XTR. Physically, may slight difference sa shape nung pinaka-housing. Pero most notable siguro is yung finish. Glossy sa XT, matte naman sa XTR. Yung mounting, parehong-pareho. So, like I said, adjustable ito from side to side, saka up and down. Sa lever naman, almost 90% pareho yung shape and feel. Ang pinagkaiba lang, carbon daw yung sa XTR. Manonotice mo lang to pag tinignan mo sa malapitan. May haspe yung XTR. Plus, may nakamarka din na XTR. Pangdagdag angas lang ba? In terms of shifting, pareho lang sila. Pwede hanggang 4 at a time sa pataas. However, habang tumataas yung tension ng RD, humihigpit din yung feel sa shifter. So mas mahihirapan ka na mag 4 clicks in one go. Sa release naman,
pwedeng up to 2 at a time. Kaso at isa pang however, yung 2 clicks na yan, pwede lang kapag patulak. Kapag pahila, parating single click lang. Add ko na lang din na yung XTR, polymer coated daw yung cable niya. To sum it up, ito yung main differences ng tatlo sa performance. Sa shifting, yung SLX up to 4 clicks pataas kapag nasa smallest cog ka. Tapos 3 clicks na lang yung mga succeeding. Tapos sa release, 1 click lang parati. Sa XT at XTR, up to 4 clicks pataas sa buong range. Tapos pwedeng up to 2 clicks sa release. In terms of adjustability, sa SLX, sideways lang. Sa XT at XTR, sideways saka up and down. Add ko lang din na yung up and down na yan, along the axis siya ng bilog na handlebar, so technically yung angle lang ang nagbabago. Bago natin bigyan ng opinion, tignan natin sandali si 10-speed Diore Shifter. Una muna, yung levers. Halos same feel siya sa SLX, yung medyo chunky na smooth. Sa mounting, naka-iSpec B, which is fixed parate. So wala ka talagang ma-adjust sa position niya relative sa brake lever. Sa shifting, up to 3 at a time itong Diore. Tapos sa release, parating single click lang. Ngayon, bigyan natin ng konting opinion yung features ng bawat isa. Tapos mamaya, diretso tayo sa value for money. Sa adjustability, tingin ko pwede na yung side-to-side adjustment lang. Never ko yatang in-adjust yung angle ng shifter. And actually, yung fixed position pa ng SLX yung pinagbabasihan ko. In terms of shifting, okay na ako sa up to 3 clicks max. Hindi ko actually alam kung nagagamit ko yung 4 clicks. Pero sa release, sobrang advantage yung may 2 clicks at a time. Ang scenario dyan is kung ahon tapos biglang palusong. Kumbaga from largest cog, bigla kang tatalon sa smallest. Kung 11 speed ka, irarapid fire mo yung shifter ng 10 beses para makabalik sa smallest. Pero kung 2 clicks yan, 5 times ka lang pipindot. May dalawa akong hindi na i-discuss dito. Number 1 is yung feel or yung lutong ng shifting. Although di hamak na mas malutong yung sa XT at XTR, tingin ko sanayan lang yan eh. Actually, kung sanay ka sa Diore or SLX, mapapangitan ka sa feel ng XT or XTR sa umpisa kasi parang flimsy yung lever. Pangalawa naman is kung factor yung RD na kamatch niya. Tingin ko hindi. Pero hindi ko na rin talaga masasagot yan dahil wala naman akong XTR na RD. Value for money naman. Base lang ito lahat sa kung magkano ko sila nabili, independent sa current value niya. Yung Diore 10-speed shifter, 1,400 pesos noong 2016. Sa Cartimar ko ito nabili. SLX 11-speed shifter, 1,200 pesos, 2018 price, Cycle Art Quiapo. Wow, mas mura pa pala kuha ko dito kaysa Diore. Diore XT Shifter, 1,600 pesos, 2017 price, Cycle Art. XTR Shifter, 2,790 pesos, 2019 price, Shopee. Okay, mukhang may clear winner na tayo. Obviously, hindi nakasali si Diore kasi mas mahal pa pala yung kuha ko compared sa SLX. Si XTR naman, almost double the price. Samantalang wala naman akong makitang diferensya sa feel compared sa XT. Isingit pala natin sandali yung mga timbang kasi naintriga ako dun sa price ng XTR. Una muna yung Diore na 10-speed. 117 grams. SLX. 119 grams. Diore XT. 123 grams. Uy, mas mabigat sa SLX. At yung bonggang XTR, 108 grams lang. Ayun, doon naman pala napunta yung additional 1.5K mo. Nakatipid ka ng umaatikabong 15 grams. Sulit! So, para sa akin, first place ang XT, second place ang SLX, pero very close. Price difference niya is 400 pesos. Malaki na rin yan. Pero depende na lang siguro kung titignan mo as 400 na lang naka-XT ka na. Or sayang naman yung 400, dagdag upgrade na rin yan. So I guess tinignan ko siya as the former. Pero like I said, nung nasanay na ako sa XT, lalo na sa multiple release, hinahanap-hanap ko na. So there you have it.
4 shifters ng Shimano compared. Okay, Kapajack, obviously matindi itong pinagdadaanan natin ngayon, so gamitin ko na lang din kung anumang katiting na impluensya meron ako sa iilang subscribers natin para sabihin na stay at home muna. Alam ko, tulad ko, kating-kating na kayo na maglaro, mag-trail, mag-long ride, pero tulungan na lang din muna tayo. Bilang biker, siguro naiisip nyo rin na kahit papano, lamang tayo sa health kasi nga puro exercise ginagawa natin. Pero kung di lang din naman yung sarili natin, isipin na lang din natin yung mga pwede nating mahawaan. Halos lahat naman tayo merong kasamang nakakatanda sa bahay or kahit na kapitbahay, ganun. Kaya sila na lang din yung isipin natin. Kaya stay at home muna. Isa pa pala, gusto ko rin pasalamatan yung mga heroes natin ngayon. Yung mga nagtatrabaho sa ospital, yung mga healthcare professionals, nurses, doctors, staff, lahat kayo na talaga namang buwis buhay, araw-araw, actually hindi na nga nakaka-uwi para lang matulungan yung mga infected ng virus. So maraming salamat sa inyo. Okay, so Kapajack, ganun na lang din. Bahay muna tayo, tiis-tiis muna, nood ng mga bike videos, linisin nyo yung bike nyo kung nalinis nyo na. Linisin nyo ulit. Tapos, pagtapos ng lahat na to, sabay-sabay tayong babawi talaga sa ride. Okay? Ako nga pala si Mark. Thanks for watching and until the next upgrade.